Converge, nagkakagulo na. Tila hirap na hirap ang mga fans ng Converge na intindihin ang totoong plano ng Converge sa kanilang lineup. Ang Converge ay ikatlong conference pa lang under coach Aldin Ayo. Sa last two conference ay masasabing maganda naman ang resulta dahil sa 47 season ng Commissioner's Cup sila ay pumasok sa top 4 at Governor's Cup sa number 8 spot. Although maagang na-eliminate ang at disente naman ang maituturing ang first two conference nila under Aldin Ayo dahil sila lagi ay nasa playoff nitong last two conference. Subalit pagpasok ng 48 season, maraming Converge fan ang tumaas ang kilay matapos hayaan lang ng Converge sila Jerome Teng at Maverick Hamisi na mapunta sa bakuran ng SMC. At isa na namang galaw ang nagpataas ng kilay ng mga fans matapos ilagay sa free agent ang PLM na rookie na si Fleming na may height na 6'5 at naglalaro bilang small forward. At si Bartley Ebonia na may height na 6'6 naglalaro bilang power forward kapalit ng rookie guard na si King Daniel Caralipio. Kaya naman maraming espekulasyon o komento ang nabitawan ng kanilang mga fans at hindi rin yata aware ang Converge na ang mga fans nito ay hindi talaga sa kanila ito. Ito ay galing sa grupo ng Alaska na pinili silang suportahan dahil sila ang bumili ng prangkisa ng Alaska. Ang ilan sa mga komento ng fans na dating Alaska na ngayon ay Converge na. Ito ang ilan sa mga komento ating babasahin. Jules ABX, naku po, tara na, ROS mga kaalas. Sabi naman ni Junmar Katangkatam, puro na lang kalokohan ang ginagawa ng Converge sa player nila. Ibenta na lang kung ganun lang ang mangyayari. Ramil Cadilina, sayang si Ebonia, 6'6 na power forward or center. Joey Ladicho, pati naman pare management, may sayad din. Di nila sawayin si Ayo, dapat kung iisipin masusunod ang management. Sila ang nagpapasweldo sa mga player at mga coach, di ba? Nagtatanking na ang Converge ni sa Terra Firma or Blackwater, baka hindi umubra ang lineup nito. Puro minions, si Aranya lang ang bigs na reliable. Jeffrey Q. Buyen, ano Ebonia pa na nakakatulong sa team, ganda ng galawan niyan. Good tandem sila ni Aranya. Siya pa ang free agent, dapat nga si Ayo na ang mapalitan. Diyan, unfair kay Carriazo. One conference, pinalitan agad. Di na hinayaan ng isa pang chance. Itong si Ayo, magti-3 conference na, di pa niya maayos-ayos ang pagko-coach. Di na lang si Santos or Mauer Denverge ang mawala sa lineup. Nakakainis naman, parang wala din yatang tong team na to. Imbes lumakas ang lineup, pinahihina pa. Iyan ang mga saloobin ng ilang fans sa napakaraming komento na aking nakita sa grupo ng Converge ng dating Alaska. Titignan natin ang kasalukuyang lineup ng Converge. Tanging ang 6'7 na si Justin Arana at Gio Ambohot lang ang big man kung ilalis natin ang import na si Tom Bodanovich. Ang ibang team ay naghahagilap talaga ng big man para kahit papaano ay makatapat sa mga powerhouse team na may solid big man gaya ng SMB at defending champion na Hinebra. Na kahit walang Justin Brownlee ay isa pa rin sa finals contender dahil nadagdagan pa ng veteran guard na si Maverick Hamisi. At sa November 17 nga ay makakaharap na ng Converge si Maverick Hamisi at ang kanyang bagong kupunan na defending champion na Barangay Hinebra. Ang Magnolia nga ay hindi binibitawan ang serbisyo ng 47 years old na si Tito Rapi Ribis. E ang Converge ay tila ang gusto ay puro mga gwardya. Kaya nga ikaw alam kung magaling ang tsamba mo, malakas eh.